Naglalakbay lang siya na naglalakbay. What's up mga Lods? Welcome sa Exotic Panda. At kung nakikita nyo to, bin natin dito. Ito ay nakikita nyo Dwarf White, Dwarf Purple. Itong dalawa na to, ito yung mga isopods natin. So sa pag-guardia ko kanina, yun nga, sa pag-check ko sa kanilang lahat, sa lahat ng alaga natin, ay napansin ko to. At kung nakikita nyo, ang dami nila. Sobrang dami nila. Yan sila. At nakita nyo rin, itong mga nilagay natin na palm tree leaves ay inubos na nila. Bali, gusto ko lang makita. Ayun, sobrang dami. Feeling ko yung iba nakabaon din. Ayun. Ayun sila. Sa mga to ay ginagamit din sa cleanup crew dahil kumakain sila ng mga dead matter or yan, mga scraps, mga nabubulok na dahon or kahit anong nabubulok, kinakain nila. At nakikita nyo rin kung gaano kamois yung enclosure nila. Kailangan nila ng moisture kaya ganyan. Yan. Tingnan naman yan natin ngayon yung dwarf purple natin. Isopod din ito mga to. Ayun na nakikita nyo. Pares lang din sila ng dwarf white natin. Pero ito naman ay purple. So ginagamit din silang cleanup crew. Ayun o. Magagandang gamitin as cleanup crew katulad sa mga tarantulas natin at sa mga iba pa nating alaga na may substrate, may lupa. Paliyan, kinakain na rin nila yung palm tree leaves na nilagay natin doon. Yung mas marami sila doon, no? Nakikita nyo? So, mahilig magbaon tong mga to. At panigurado, kaya nandun sila sa ilalim. Ang dami. Kaya no? Ang dami nila. Mas marami pa pala dito sa loob. Kaya ako sila ginalaw ngayon dahil pakakainin natin sila. Konting update lang para sa mga to dahil napakaganda nilang cleanup crew. Pwedeng-pwede si Sling kasi hindi sila ganun kalaki. Parang mas malaki lang sila ng konti sa mga springtails. Siguro mga dalawa, tatlong beses lang laki si springtails. Kahit sa mga slings, pwedeng-pwede to. At ang maganda pa dito ay mabilis sila magparami. Meron tayo isang container dito. Sa container na to, dito yung rubber ducky natin. So bakit nandito yung rubber ducky natin? Bali, ang nangyari kasi dito, nasaan na siya? Ayun siya. Bali, ang nangyari dun sa colony natin ng rubber ducky ay napeste. So nagreproduce na sila. May mga babies na nakita ko nung nakaraan. Pero ang nangyari, parang sudden drop ng temperature. Ayun, namatay. So sayang talaga. Ayan. Dalawa na lang silang natitira nung nalipat ko dun. Ito yung isa dun sa dalawa. Subukan natin hanapin yung isa kung buhay pa. Bali, yun yung nakakasaklap kasi gusto kong paramihin to. Pero wala, minalas tayo. Sobrang lamig kasi ngayon dito sa US. As in sobra. O, pati yung isa yata hindi ko na mahanap pa. Naku, mukhang patay din yata. Dinadahan-dahan lang natin huwiin. Para mahanap natin yung isa kung mahanap pa natin kung buhay pa. Sayang kasi nanghihinayang ko dahil napakamahal nito. So, wala. Itong isa lang yung buhay. Siya lang. Ayun siya. So namatay din yung isa. Di ko alam kung old age ba. Or, pero sigurado ako na nalamigan yung mga baby. Pero yun niya, sayang. Bali, siya na lang yung natitira. Gusto ko pa naman talagang i-breed to. I mean, na-breed na natin successfully. So yun niya, minalas. So, siya na lang natitira. Yung mga adult noon, wala na. Dalawa sila dito. Tapos, yan, isa lang nahanap natin, bali, teggy bears na rin yung isa. Bad trip. Hindi ko alam kung bakit namatay yung mga adult at ito nag-survive. So, pwedeng baka katandaan nila. Pero alam ko mismo, dun sa mga baby, ang kinamatay ng mga yan, nalamigan. Kasi medyo nasa taas sila ng rack. Though may heater naman yung kwarto kung nasan sila, eh, ewan ko bakit nagsimatayan. Siguro nga nalamigan. Tapos sobrang lamig ngayon dito, umaabot ng 39 degrees Fahrenheit. Sobrang lamig nun, parang fridge. Pero ito mukhang healthy naman siya. Sana.
Yan, siya na lang natira. Dalawa sila dito eh. Ngayon, isa na lang. Wala na tayong chance para paramihin pa to. Kasi hindi ako sigurado kung parthenogenesis itong mga to. Katulad ng mga dwarf purple natin. Dami naghahanap ng update ng rubber ducky natin at yan, saklap. Pero kasama yan sa hobby. Nangyayari talaga yan. Hindi ko alam kung bibili pa ako ng konti nito para maparami ko. Pag-isipan natin. Ano yung sa rubber ducky natin? Lagay muna natin sa side. Tapos, sa mga hindi alam kung ano yung pakakain sa mga isopod, maraming pwedeng pakain sa kanila. Kita nyo, sobrang lonely niya, mag-isa lang. Kawawa ka naman. Maraming klaseng pwedeng pakain sa kanila. Yan katulad nito mga palm tree leaves natin na yan. Yan pwedeng sa kanila. Pero ako, meron akong diet dito. So, ito yung diet na yun. Kung nakikita nyo, meron siyang oatmeal, meron siyang unsalted nuts, balat ng hipon na pinatuyo. Kawawa naman talaga siya, mag-isa na lang niya. Nag-iisa na lang siya. Wawa. Oh, ganyan talaga. Isa na lang yung rubber ducky natin. Bali, eto. Pinato yung balat ng hipon. Tapos, blender ko lang. Para mapino. Mas mabilis nilang ma-breakdown. Mas mabilis nilang kainin. Weirdo siya dun, no? Sige. Naglalakbay lang siya na naglalakbay. Yan, at gumagamit din ako ng pagkain ng isda. So, okay din itong pagkain ng isda. Kusan natin. Yan, sobrang nipis. Mas mabilis nila makain. Itong Cuberis SP rubber ducky natin, iisa na lang. Ayan na lang siya, siya na lang. Bibigyan na lang natin siya ng konting fish flakes. Yan. So, saktong-sakto na yan sa kanya. Pang isang linggo. So, once a week lang naman natin pinapakain itong mga to. Kahayaan na natin siya. Para naman dito sa dwarf white natin, bigyan din natin sila ng fish flakes. So dito medyo mas marami, kasi mas marami sila. So tamang sprinkle lang, once a week. Kinabukasan lang nito ay ubusin nila lahat yan, ganyan lang. Kasi kahit di naman tayo maglagay ng pagkain, ay kakainin naman nila yung mga palm tree leaves dyan. Siyempre iba pa rin yung may ibang pagpipilian. Kaya nilalagyan natin sila ng ganito. So, ito naman yung mga purple natin. Nagsitaguan na sila. Takot na. Nilalagyan na lang natin yan. Yun yung hindi ko mawari. Kasi nasa isang lugar lang naman sila. Yung mga dwarf white sa dwarf purple natin. Hindi naman na peste. Pero yung kung ano pa yung mahal, yung pa yung na peste. Ganun talaga. Hindi natin may iwasan yun sa hobby. Talaga nangyayari yan. Hindi may iwasan. Kahit anong alaga mo, lalo na dito sa amin, nagsisimula pa lang yung lamig. Kaya halos 24/7 nakabukas yung heater para lang mainitan sila. Eh, yung iba kumakain na. Yung nakikita nyo, yung maliit. Kinakain niya talaga yung fish flakes. Phone lang kasing ginagamit natin. So, max na zoom na to. So, imagine na lang kung gaano sila kaliit talaga. Sa personal. So, ayan yung mga white natin. Yan, nagsisilabasa na sila. Dami na yata nila yung pagkain. So, ito yung mga dwarf purple natin. Halos, feeling ko mas malaki sila ng konti. Kaysa sa mga white. Ayan, kumakain siya. Nagsasalo-salo sila. Saglit lang to yun. Nilagay natin pagkain sa kanila. Ilang oras lang, ubos to. Sa sobrang dami nila. Konti lang na yung nakita natin kasi halos mga nakabaon. So, mahilig sila magbaon kung nakikita nyo yung mga butas-butas na yun. Hindi na natin pahabain tong video na to. Bisang update lang para sa kanila. Ang angas pala nilang panoorin. Pag ganito naka-zoom, pinapanood ko rin sila eh. Nakaka-amaze kung paano itong mga napakaliit na mga isopod na to ay malaki yung ambag sa mundo. Lalo na sa paglilinis para silang yung mga langgam. Dahil yan, umuubos sila ng patay na dahon, mga nalaglag na dahon, pag may mga patay na hayop,
yung mga nadidecompose na hayop, yun yung mga kinakain nila. Kaya nakaka-amiss lang na meron tayong ganitong klase ng alaga. Galing. Galing talaga ni Mother Nature, no? Hindi ko na patatagalin itong video na to. Sana kahit papano, kahit may sad news, na-enjoy kayo sa video natin yun. At bago natin tapusin itong video natin na to, gusto ko muna i-shoutout yung mga lots natin na sila. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Exotic Panda. Peace out. If you enjoyed this video, give it a thumbs up. Then hit the subscribe button. And also, tap the bell icon so you'll get notified to my future uploads.